Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Joan Nano. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Taal Volcano, itinaas ng PHIVOLCS sa Alert Level 3 kasunod ng pagputok kaninang umaga. Pangulong Rodrigo Duterte sinabing natupad na niya ang mga pangako sa mga Pilipino. 3 milyong pamilyang Pilipino nagsabing nakaranas ng gutom noong December 2021 ayon sa Social Weather Station Survey. Bilang ng mga sasakyan sa EDSA, muling nabawasan mula nang tumaas ang gasolina. Itinaas ng PHIVOLCS sa Alert Level 3 ang Taal Volcano kaninang umaga matapos magkaroon ng short live Priato magmatic burst sa main crater na may pagbuga ng abo na umabot sa 1,500 meters ang taas. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang pagputok dakong alas 7:22 ng umaga na sinamahan pa ng volcanic earthquake at infrasound signals. Bunsod nito, pinapayuhan ang mga nakatira sa Volcano Island maging sa mga high-risk barangays gaya ng Bilinbinwang, Banyaga, sa Agoncillo, Boso-Boso, Gulod at Eastern Bugaan, East sa Bayan ng Laurel na lumikas dahil sa posibleng panganib na dulot ng mas malakas na pagsabog. Dapat na rin itigil ang lahat ng aktibidad sa Taal Lake at gawin ang naaangkop na pag-iingat. Pinaiiwas din ng PHIVOLCS ang mga piloto ng anumang sasakyang panghimpapawid sa paglipad malapit sa bulkan dahil sa airborne ash at ballistic fragments na maaaring manggaling mula sa biglaang pagsabog. Naka-heightened alert na ang Philippine Coast Guard South Luzon matapos itaas sa Alert Level 3 ang Bulkang Taal. Kasabay nito ay nagpapatupad na rin ang PCG ng forced evacuation sa mga residente ng Volcano Island. Inihahanda na rin ang ilang evacuation sites sa Cavite para sa inaasahang paglikas ng mga Batanggenyo. Ito ang balita ni Benedict Samson live. Yes, Benedict, gaano na karami itong mga residente na sapilit ang inilikas ng PCG at kamusta na ang sitwasyon dyan sa mga evacuation center? Joanna, wala pa nga tayong eksaktong bilang kung ilan na yung mga naililikas at sa ngayon ay wala pa rin dumadating na mga evacuee sa isang evacuation site dito sa Tagaytay City. Ngunit bunsod nga ng muling pagtaas sa Alert Level 3 ng Bulkang Taal ay ipinag-utos ni Philippine Coast Guard Admiral Artemio Abu ang heightened alert sa PCG South Luzon. Kasabay nito ay nagpatupad na rin ang PCG ng forced evacuation sa mga residente ng Volcano Island. Nag-dispatch na rin ang PCG Batangas ng Deployable Response Group upang bantayan ang sitwasyon at susunod pang aktibidad ng bulkan. Ang Volcano Island nga, Joanna, ay inilagay sa permanent danger zone ng PHIVOLCS simula nung sumabog ito noong January 2020. Pero may ilang mga residente pa rin ang mga palihim na nagtutungo dito, lalo na may mga fish pens sa paligid ng bulkan. Kabilang sila ngayon sa mga titignan ng PCG upang sapilitang ilikas dahil nga sa banta ng aktibidad ng Taal Volcano. Samantala, Joanne, nakahanda na rin ang ilang evacuation center sa Cavite para sa inaasahang pagdating ng mga evacuees. Sa ngayon nga ay wala pang dumadating dito sa Tagaytay City at nakahanda na rin yung mga response assets ng PDRRMO sa Cavite para sa pagtugon sa mga pag-ililikas nga mula sa Batangas. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Joanne. Yes, Benedict, ito ay forced evacuation na yung ipinatutupad dyan ng PCG. Papaano ang gagawin ng mga otoridad kung sakaling merong mga residente na talagang magpupumilit, na magpaiwan at ayaw na pumunta sa mga evacuation center? Oh, Joanne, wala na nga silang magagawa dahil sapilitan na nga silang ililikas ng PCG dahil nga dito sa inaasahan nga panganib dito sa pagsabog ng Bulkan Taal, Joanne. Alright, maraming salamat, Benedict Samson. Nagsimula nang lumikas ang mga residente na nasa high-risk barangay sa bayan ng Agoncillo at Laurel, Batangas, bunsod ng pagputok ng Bulkang Taal kaninang umaga. Mula sa Tanawan, Batangas, ito ang balita ni Ari Silvestre live. Yes, Aris, kamusta na ang sitwasyon ng mga residenteng lumikas dyan mula sa may Bulkang Taal?
Yes, Joan, simula nang magpakita ang abnormalidad ng Taal Volcano Island at nagpakita ng malaki at makapal na puting usok ang Taal Volcano. Kaninang pasado alas 7 ng umaga, nagsimula na ang mga residente na lumikas mula dyan sa bayan ng Agoncillo, Batangas. Nagkusa ng lumikas ang mga residente mula sa high-risk barangay ng Agoncillo, gaya ng barangay Bilibinwang at Banyaga. Gayun din sa Buso-Buso, Gulod Eastern Bulacan East ng bayan ng Laurel upang makalayo sa nag-aalborotong vulkan. Ang mga residente kanya-kanyang bit-bit ng kanilang mga mahalagang gamit na karaniwan ay nakalagay sa mga bag matapos ang sunod-sunod na pagputok ng vulkan. Karaniwang sakay ng tricycle at jeep ang mga residenteng nagsidating sa temporary evacuation center sa Plaza Elena sa barangay Poblasyon sa barangay o sa bayan ng Agoncillo. Ang iba namang mga residente ay nagtungo sa kanilang mga kaanak upang makalayo sa nag-aalborotong vulkan. Bilang pag-iingat, inabisuhan na ng PBOX ang nasa 5 km radius mula sa Bulkang Taal. Muli namang nagpaalala ang PBOX na nasa permanent danger zone ang Taal Volcano simula nang sumabog ito noong January 2020. Kaya't mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok dito ng mga residente. Sa ngayon, Joanne, halos wala na tayong nakikita dito na usok o makapal na usok dito sa Taal Volcano Island na andito kami sa Tanawan. Pero hindi pa natin tiyak kung papayagan na bang magsiuwian ang mga lumikas na mga residente sa kanilang mga tahanan. Yes, Aris, kamusta ang sitwasyon doon sa mga evacuation center na pinagdalhan ng mga residenteng lumikas? Papaano ang seguridad na ipinatutupad ng mga otoridad para tiyakin na hindi talaga magsisibalikan muna yung mga residente dyan malapit sa mga bayan na apektado ng pagsabog ng Bulkang Taal? Joan, paulit, nawala lang, Joan. Yes, Aris, kamusta yung seguridad na ipinatutupad doon sa mga evacuation center para masiguro talaga na hindi babalik yung mga residenteng nagsilikas habang hindi pa idinedeklara na ligtas na nga dyan sa mga bayan malapit dyan sa may Bulkang Taal? Yung LGU dito sa Agoncillo, Batangas, na ilikas ang mga residente na malapit nga dyan sa bayan ng Agoncillo dahil malapit nga lang sila at pasok sila sa 5 km radius. Kaya naman ang mga LGU talaga nga hinihikayat ang mga residente na ilikas sila, Joanne. Alright, maraming salamat, Aris Silvestre. Nagsimula na kahapon ang campaign period para sa mga lokal na posisyon sa halalan ngayong taon. Wala namang naitalang anumang karahasan ang Philippine National Police sa unang araw ng kampanya at umaasa ang mga ito na magtutuloy-tuloy ito hanggang sa matapos ang election period. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Kanya-kanya ng panunuyo sa mga botante ang mga kandidato sa lokal na posisyon para sa 2022 elections sa pagsisimula ng local campaign period kahapon. Mapa social media man o physical sorties ay todo na ang pangangampanya ng mga ito. Tatagal ang kampanya na mahigit isang buwan o hanggang sa May 7, dalawang araw bago ang eleksyon. Ngunit kung meron mang abala na sa kampanya, mayroon din namang walang inaalala dahil unopposed o walang kalaban. Batay sa datos ng Commission on Elections, 845 na mga kandidato sa iba't ibang posisyon ang walang katunggali. Sa kabuuan, mayroong 18,023 local positions na kailangang mapunan. Ito ay mula municipal o city councilors hanggang miyembro ng House of Representatives. Samantala, ayon sa Philippine National Police, maayos na nairaos ang unang araw ng kampanya ng mga lokal na kandidato sa buong bansa. Ayon pa kay Philippine National Police spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, wala silang natatanggap na anumang banta sa seguridad ng local campaign period. Sa ngayon, ma'am, wala po tayong natatanggap na credible threat that will somehow disrupt the ongoing election na campaign period at lalong-lalo na papalapit na yung ating election sa bayo. Subalit, hindi po natin ito basta na lamang iti-take lightly. Kaya po patuloy po ang ginagawang validation and assessment and intelligence monitoring ng ating mga kasundaluhan kasama po ang kapulisan para masigurado po na habang papalapit po ang election na hindi po tayo malulusutan.
Bukod sa 40,000 pulis na nakadeploy para magsagawa ng COMELEC checkpoint nationwide, kinumpirma din ni Fajardo na nagdagdag pa ang PNP ng nasa 37,000 na pulis para magbigay seguridad sa kampanya. Panawagan ng PNP sa mga kandidato at mga supporters na mga ito, sumunod sa ipinatutupad na minimum public health standard upang maiwasan ang muling pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbitiw bilang chairman at miyembro ng Partido ng Demokratikong Reforma si Presidential Candidate Senator Panfilo Lacson. Ngunit ayon sa senador, hindi siya uurong kahit na piniling i-endorso ng kanyang dating partido ang katunggaling si Vice President Lenny Robredo. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. Bilang elected chairman at itinalagang standard bearer ng Partido ng Demokratikong Reforma, sinabi ni Presidential Candidate Senator Panfilo Lacson na dapat ay bahagi siya ng mahalagang desisyon ng partido, tulad na lamang ng pag-e-endorso ng kanilang alyansa sa iba't ibang lugar. Kaya naman ang abisuhan ng presidente ng partido na si dating House Speaker Pantaleon Alvarez na may ibang presidential candidate na i-endorso ang kanilang alyansa sa Davao del Norte ay nagpasya na ang senador na magbitiw bilang chairman at miyembro ng partido. Considering that it is at the behest of this top tier officials that I was recruited as a party member and a standard bearer and thereafter elected as its chairman, I believe it is only decent and proper, consistent with my time-honored and compromising principles to make this decision. At dahil nagbitiw na sa partido, isa na ngayong independent candidate si Lacson. Sa kabila ng pangyayaring nanindigan ito na hindi niya iaatras ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa darating na eleksyon, wala rin umano siyang sama ng loob sa kanyang mga dating kapartido. Sa isang press conference ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez ay inanunsyo nito ang endorsement sa kandidatura ni Vice President Lenny Robredo. Aminin ko, nakikritik din ako kay Vice President. Marami rin ako nasabi dito maganda at humihingi ako ng tawag naman. Para sa akin, personal, bakit nakapagpasya akong sumuporta kay Lenny Robredo? Ito yun. Ang unang laban na sinabihan ko noong dekada 80, nasa Ateneo Law School ako noon. At naalala ko pa rin, sumasama kami sa mga marcha-marcha doon sa kanya para tuldukan ang rehimeng diktadurang Marcos. Kaya para sa akin, gusto ko lang tuloy yung laban, yung unang laban na sinabihan ko, itutuloy ko sa pangalawang laban na ito, Marcos versus Lenny. Ayon kay Michael Henry Yusinko, Senior Research Fellow ng Ateneo School of Government, pangunahin pa rin ang interes ng political party ang dahilan kaya lumilipat ng sinusuportahan kandidato sa eleksyon ang isang partido. Maaaring hindi na ibibigay ng isang kandidato ang nararapat na suporta o trabaho sa kanyang partido o kaya naman ang mismong partido na ang may problema na walang kakayanan na maipanalo ang kanyang kandidato. Ito anya ang konsepto ng transactional politics o isang uri ng give and take politics. Sa kaso naman ni Senator Lacson, ayon kay Yusinko, may kakayanan naman ang Partido Reforma na makakuha ng boto lalo na sa Davao Region na kilalang baluarte ng mga Duterte. Pero tila anya nagkaproblema rin ang partido sa nagiging posisyon ni Lacson sa mga nagdaang presidential surveys, bagay na maaaring isang dahilan kaya nag-aalangan ng suporta nito sa kandidatura ng senador. Let's be frank here. He's really not performing well in the surveys. So in the overall scheme of things, what happened to him might not matter at all.
Eileen Cerudo, UNTV News and Rescue, Diyos ng aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mananatiling si Senator Panfilo Ping Lacson ang presidential candidate na susuportahan ng founder at chairman emeritus ng Partido Reforma na si dating Executive Secretary Renato Villa. Ito'y sa kabila na si Vice President Lenny Robredo na ang sinusuportahan ng Partido Reforma kasunod ng pagbibitiw ni Lacson noong Webes bilang chairman ng partido. Ayon kay De Villa, nabigla siya sa mga pangyayari at wala siyang kinalaman sa hindi inaasahang senaryo sa kanilang partido. Wala na rin anya siyang magagawa patungkol doon. Gayunman, mananatili siya sa kanyang orihinal na inendorso na si Senator Ping Lacson at patuloy na i-endorso at susuportahan niya ito. Gayaan niya ng tunay na sundalo sa laban ay umaasa siya na ang mga lumalaban para sa political battle para kay Lacson ay patuloy na lalaban at hindi siya iiwan. Nag-oorganisa ang Commission on Elections ng Multi-Agency Task Force para mag-imbestiga sa mga napaulat na vote buying bago ang halalan sa Mayo 9. Tatawagin nila itong kontrabigay na layong aksyonan agad ang mga sumbong kaugnay sa pamimili ng boto. Ito ang balita ni Dante Amento. Isang Multi-Agency Task Force kontra pamimili ng boto ang nakatakdang i-activate ng Commission on Elections sa susunod na linggo. Makakasama ng COMELEC sa kontrabigay ang mga kinatawan ng ilang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Justice, Presidential Anti-Corruption Commission, Department of the Interior and Local Government, Philippine Information Agency, National Bureau of Investigation, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Ayon kay Commissioner George Erwin Garcia, sa pagpapalawak ng task force ay maaari na silang magsagawa ng mga investigasyon moto proprio o sa sarili nito kahit walang complainant. Samantala, muli namang nagpaalala ang Malacañang na labag sa Omnibus Election Code ang pamimili at pagbebenta ng boto. So bawal po tumanggap at bawal din po bumili ng boto. Anyone found guilty of these prohibited acts under the Omnibus Election Code face penalties of imprisonment and fine. So yun po ang stand po natin. Kamakailan lang ay may mga napaulat na insidente ng pamimigay ng sobreng may laman o manong pera sa isang sorti sa mga lalawigan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kampanting bababa sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte dahil natupad niya ang lahat ng kanyang pangako sa mamamayang Pilipino. Sa kanyang talumpati kahapon sa inaugurasyon ng Cancer Diagnostic Institute Building and Cancer Treatment Facility Building ng Southern Philippines Medical Center sa Davao City, sinabi ng Pangulo na kahit paano ay nakita niya ang pagbabago sa buhay ng taong bayan. Kasama na dito ang pagsugpo sa problema sa droga, pagkakaroon ng universal healthcare, libreng edukasyon, irigasyon ng mga magsasaka at mga bagong infrastruktura. I am on my sunset of my life. I walk with a limp dahil sa numerous disgrasya sa motor. Eh, hindi talaga ako nadala. I'm coming home. God willing, kita ko Pilipinas, okay naman. And lahat ng sinabi ko sa tao, gagawin ko, just in number of my fingers, siguro mag-abot ng 10. Dumami na ang mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc sa Zambales. Ayon sa video at mga larawan na ibinahagi ng Philippine Coast Guard, mula noong February 28 hanggang March 5 ngayong taon ay nakakita sila ng 45 mga bangkang pangisda ng mga Pilipino sa Bajo de Masinloc na bahagi ng teritoryo ng ating bansa. Ayon kay PCG Commandant Admiral Artemio Abu, malaking hakbang ito para maitaguyod ang maritime security at maritime safety sa nasabing lugar na matatagpuan sa 124 nautical miles west of Zambales. Ang makitaan niya ang presensya ng mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc ay patunay na tagumpay ang kanilang maigting na pagsisikap na mabantayan ang kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda
na ang pangunahing ikinabubuhay ay ang panghuhuli ng isda. Pangako ni Admiral Abu na palagi silang nakabantay para pangalagaan ang kanilang kapakanan at itaguyod ang kanilang kaligtasan. Matatandaang naging mainit ang isyu sa Bajo de Masinloc kung saan itinataboy noon ng Chinese Coast Guard ang mga Pilipinong mangingisda. Wala pa rin sa pre-pandemic level ang bilang ng mga sasakyan sa kalsada, partikular na sa EDSA. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, bumaba pa ang bilang nito mula nang tumaas ang presyo ng gasolina. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. May epekto sa volume ng mga sasakyan ang sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng gasolina. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Traffic Engineering Center Director Naomi Resho, nasa 20,000 ang nabawas sa bilang ng mga sasakyan sa mga kalsada nitong Marso. Kung dati ay nasa 396,000 ang dumadaan sa EDSA bago nagtaas ang halaga ng produktong petrolyo, nasa 372,000 na lang ito ngayon. Malayo pa rin ito sa pre-pandemic level na 405,000. Nung napansin namin, nung tumaas yung gasolina nung March 10, tumaas yung gasolina, bumaba pa tayo. Tingin ko nagkaroon din ng effect yung mataas na presyo ng gas, kaya hindi masyadong lumabas yung mga kababayan natin. Sa ngayon, wala pa rin nakikitang dahilan ng MMDA kung i-expand o palalawigin ang number coding scheme. Batay sa mga datos, manageable pa naman ang bilang at bilis ng mga sasakyan. But of course, we are preparing for the coming of the new normal kapag ang trapiko ay nag-worsen. So most probably kung makita natin na may pangangailangan na based doon sa nakukuha nating datos, is that's the time siguro na magde-declare tayo na kailangan ba ito ipati umaga 7 to 9 or kailangan ba maghapon na tayo. Patuloy naman ang mga hakbang ng ahensya upang maisaayos pa ang traffic situation sa Metro Manila. Kasama na rito ang paglilinis sa mabuhay lanes na nagsisilbing alternatibong ruta ng mga motorista. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tiniyak ng pamunuan ng MRT3 na handa na sila sa pagpapatupad ng libreng sakay simula sa Lunes, March 28. Ayon kay Engineer Michael Capati, ang OIC General Manager, may sapat na silang bilang ng tren at mabilis na ang kanilang operasyon para makapagsakay ng mas maraming pasahero. Sa Monday, meron tayong 83 bagon. 18 3-car train na i-deploy natin. At meron tayong dalawang 4-car train, no? Posibleng umakyat sa nasa 300,000 hanggang 400,000 ang dami ng mga pasahero sa Metrorail Transit Line 3 sa pagpapatupad ng 30 araw na libreng sakay. Mula ito sa nasa 248,000 hanggang 260,000 na average na bilang ng mga pasahero sa MRT3 kada araw noong Enero. Tumaas ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nagsasabing nakaranas sila ng gutom noong December 2021. Batay po yan sa survey ng Social Weather Stations o SWS. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Tinatayang nasa 3 milyong pamilyang Pilipino ang nagsabing nakaranas sila ng involuntary hunger o gutom noong last quarter ng taong 2021. Batay sa isinagawang survey ng Social Weather Stations noong December 2021, lumabas na 11.8% ang hunger rate. Mas mataas ng 10% o nasa halos 2.5 million na pamilya noong September o third quarter ng 2021. Subalit, mas mababa kung ikukumpara naman sa second quarter o May 2021 na 16.8% at 13.6% noong June 2021. Ayon sa SWS, ang resulta ng annual average hunger rate noong 2021 na 13.1% ay mababa kung ikukumpara sa record high na 21.1% noong 2020. Gayunpaman, mataas pa rin sa 9.3% annual average noong 2019 bago magkaroon ng COVID-19 pandemic. Isinagawa ang survey noong December 12 to 16, 2021 gamit ang face-to-face interview sa 1,440 adults. Sa nasabing December 2021 survey, 9.2% o 2.3 million families ang nagsabi na nakaranas ng moderate hunger.
2.6% o 657,000 na pamilya ang nagsabi na nakaranas ng severe hunger o labis na pagkagutom. Ayon sa SWS, ang mga nagsabi na nakaranas ng moderate hunger ay yung mga nakaranas ng gutom ng minsan o ilang beses sa nakalipas na 3 buwan. Ang severe hunger naman ay ang mga nakaranas ng gutom ng madalas o palagi sa loob rin ng mga nasabing panahon. Sa nasabing SWS survey, ang Metro Manila ang may pinakamaraming nagsabi na nakaranas ng gutom, sinundan ng Mindanao, Visayas at Balanz Luzon. Lalain Moreno, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At para po sa ating COVID-19 updates, nakapagtala ang Department of Health ng 411 na mga bagong kaso ng COVID-19 kahapon. Sa ngayon, 3,676,230 na ang naitalang kaso sa Pilipinas. 44,149 ang active cases o nagpapagaling pa. 773 ang nadagdag sa mga gumaling o sa kabuuan ay nasa 3,573,250 na ang total recoveries. May 6 na po na nadagdag sa bilang ng mga namatay, kaya umabot na sa 58,831 ang COVID-19 deaths sa bansa. Samantala, sa datos naman ay binahagi ni Professor Guido David ng Octa Research Group. Batay sa record ng DOH, 140 ang naitalang new cases sa Metro Manila. Tanging ang mga lungsod ng Maynila, Quezon City, Makati, Parañaque, Caloocan at Las Piñas ang mayroong double digit ng bagong kaso. Habang ang ibang lugar sa NCR ay single digit na ang new COVID-19 cases. Hinihintay na lamang na mailabas ng Department of Health ang guidelines upang magamit na sa mga menor de edad ang COVID-19 vaccine ng Sinovac. Nakita ng mga eksperto na nakapagbibigay ito ng mild or modest protection kontra sa COVID-19 variants. Ito ang balita ni Aiko Miguel. 963 na mga bata sa bansang Chile na 3 hanggang 17 taong gulang ang nakiisa sa clinical trial study ng CoronaVac, ang COVID-19 vaccine ng Sinovac. Ayon naman kay Vaccine Expert Panel Chairperson at Technical Working Group for COVID-19 Vaccines, Dr. Nina Gloriani, mataas ang proteksyong na ibibigay ng Sinovac sa mga menor de edad laban sa malalang epekto ng COVID-19. 74.12% for Sinovac, 84.94% for Pfizer. So clearly you can see Pfizer has higher VE against symptomatic COVID-19 disease. Pero if you look at the protection against hospitalization, ICU admission, and death, nagkakapareho na sila, even mas mataas pa ngayon yung Sinovac for ICU admission protection than Pfizer. Epektibo rin ang naturang bakuna laban sa variants ng COVID-19 na Omicron at Delta. Ito ko yung third study against Omicron and Delta. So, merong mild or modest protection against these variants. But at least we know na meron neutralizing antibodies, both neutralizing antibodies as well as T-cell responses against these two variants. Ayon sa VEP, hinihintay na lamang ang ilalabas na guidelines ng Department of Health ukol sa paggamit ng Sinovac vaccine para maibigay na rin ito sa mga menor de edad sa Pilipinas. Target itong magamit sa mga edad 6 hanggang 17. Inaasahang mailalabas ito sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Sa ngayon ay Pfizer COVID-19 vaccines para sa 5 to 10 at 12 to 17 years old at Moderna COVID-19 vaccines para sa 12 to 17 years old ang ginagamit sa bansa. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa halos 60,000 tao sa iba't ibang panig ng mundo ang namamatay kada taon dahil sa rabies. Ayon sa health experts, kadalasang mas mataas ang kaso ng rabies infection tuwing tag-init dahil maliban sa posibleng irritable ang mga aso sa init ng panahon. Ito rin ang panahon kung saan mas madalas maglaro sa labas ng bahay ang mga bata. Papaano nga ba makaliligtas sa nakamamatay na rabies? Ito ang balita ni Beth Lamodo. Ikaw ba ay may alagang aso?
Ayon sa World Health Organization, mga aso ang pangunahing sanhi ng rabies transmission sa tao, bagamat pwede rin itong makuha sa pusa, paniki at iba pang hayop. Ang transmission ng rabies virus mula sa aso papunta sa tao ay 100% fatal o nakamamatay, lalo na kung ang aso ay mayroong sintomas ng rabies infection. Pagka yung furious type in around 80%, ito yung sabi nga natin ay fly bite na kinakagat ng kahit ano na lang, kagat na nga lang nakagat siya. Tapos ang tao rin, kahit sino, hinahabol na lang at kinakagat. Other side naman tinatawag na dumb type or paralytic type na rabies na ayos na ayos siya, no? Bigla na lang siyang naging parang matamlay and then paralyzed. So yun yung mga other side na person in around 20%. Hindi yung typical na nauulol na aso ang presentation. So makikita natin na parang foamy o nagbumubula ang bibig ng aso. Kapag nakagat ka ng hayop o mayroon kang sugat sa katawan na nadilaan nito, gawin ka agad ang tamang first aid. Tandaan ko natin, no, the smallest bite with a single drop of wet saliva can kill. So, no matter how big or small ito, hindi porke ito yung maliit na kagat lang at kinabukasan ay nawala na, no? Or kahit naman parang dampi lang siya. But if it is from a wet saliva of a rabid animal, pwede itong makamatay, pwede matransfer ang rabies. Ang first aid na dapat gawin natin na right away kapag ka nakagat is wash mo, no, with running water and soap. So dapat ito yung sinasabi natin sa sabong panlaba. Hindi yung sa panligo, kundi panlaba kasi antiviral ito, virucidal, para agad-agad mapuksa natin yung virus sa katawan. And you have to clean it, no, with soap and water for around 15 to 20 minutes. So, ganong katagal yan. And then, apply alcohol or povidone iodine. Hindi po dapat nilalagyan ng bawang, hindi din nilagyan ng mga toothpaste dahil wala naman po silang use para po sa mapuksa ang rabies. Well, ang nakita natin, ano, yung mga pinahira na yan, kadalasan bawang, nagkakos ng pamamaga, ano, nagkakos ng pagkasunog. So, instead na matalungan, eh, lalo pang na-aggravate ang sugat. Pagkatapos ng paunang lunas, pumunta ka agad sa Animal Bite Clinic para maturukan ng panlaban sa rabies, lalo na kung ang hayop na nakakagat ay kinakitaan ng sintomas ng rabies infection o di kaya'y mga aso at pusang gala na walang katiyakan kung nabakunahan laban sa rabies. In that case, kailangan dalhin na natin nga sa hospital o sa clinic para mabigyan ng anti-rabies vaccine and immunoglobulin. Dapat it's a combination. Kasi kung ang bibigay lang natin ay mostly vaccine or nakompleto man natin ang bakuna, no, pero wala namang immunoglobulin, hindi rin ito totally total protection. Pwede rin magkaroon ng rabies. Ideally, dapat ang immunoglobulin, ibibigay ito within the first 7 days. Kung ito ay multiple bites ko, ito ay malapit sa ulo, medical urgency, dapat maibigay din agad ang immunoglobulin. Ang sabi ng WHO, kasi nga dahil napakaliit ng incubation period, naunahan na ng rabies virus papunta sa utak yung ating immunoglobulin na dapat agad-agad magbibigay ng antibody protection para ma-neutralize yung rabies virus. Once the rabies virus has reached the brain o sa utak, so ibig sabihin na mas mataas ang chance na karoon na ng sintomas. So ibig sabihin, wala nang gamutan. It's tantamount to death sentence. Paano maiiwasan ang pagkalat ng rabies virus sa komunidad? Alamin mula sa Doctors on TV ngayong Linggo, alas 11:30 ng umaga, dito lang sa UNTV. Beth Lamodo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Santiago Kapitulo 3, Versikulo 13, na nagsasabi, "Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan." Ang
pagbabaluan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako po si Joanne Nami. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.